Magandang gabi po muli sa ating lahat, mga ginigiliw namin kapatiran at mga kaibigan na posibleng naikinig ngayong gabi mula sa God's Able Baptist Church, Dagatan, Taysan, Batangas, ay muli kami pong maghahandog ng isang pag-aaral ng Biblia. At ang ating pong aaralin ngayong gabi ay isang titulo muli ng Panginoong Jesus sa Mateo chapter 13 verse 55. Ganito po ang sabi ng Biblia, "Hindi bagay ito ang anak ng anluwagi, hindi bagat tinatawag na Maria ang kanyang ina, at Santiago, at Jose, at Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid." Tayo may manalangin. Mapagpala naming Ama ngayong gabi, isang pribilehiyo, Panginoon, na maibahagi ang iyong mga salita. At isang pribilehiyo din na mapakinggan ang iyong mga salita. Naway, kasangkapanin niyo po ito sa sinino man pong maikinig ngayon at pwedeng pagkatapos sa replay. Kayo po magpala. Patawad po sa aking mga pagkukulang, nasumpungan niyo po tiyak sa larangan ng pag-iisip, pagkilos, o anumang uri ng kakapusan at kalabisan. Iyo po ang patawarin at ang bawat isa amin na manadugo ang patuloy na sumagad, gumayot, magdalisay ng aming pagkatao palagi sa iyong paningin. At ang Banal na Espiritu po ang tunay na makapangyarihang magbasbas, kumilos, mga siwa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, ngayon pong gabi, sabi nga po ng talata natin binasa, Is that this the carpenter's son? So ang ating pag-uusapan po ay carpenter's son. Ito po ay sa kapitulo, chapter 13 ay kapitulo na kung saan ay tinalakay ang talinghaga. At patapos niyang matalakay ang talinghaga, siya ay umuwi sa kanila. Pero sa kanyang pag-uwi ay nangaral siya at ang mga tao at sila ay nagtakasan daw kumuha ng karunungan ng Panginoon. Gayong kilala naman niya sila na sila ay anak ni Maria at ang kanyang mga kapatid ay nasa kanila. At sabi ng Panginoong Jesus, tunay na sinabi na walang propeta ang may kapurihan sa kanyang sariling bayan. At ang Panginoon ay hindi gumawa ng maraming dakilang gawa doon dahil sa kawalan ng pananampalataya. So ngayon pong gabi, nais ko pong bagtasin ang mga katotohanan na nakakapit, nakalapat doon po sa titulo ng Panginoong Jesus na Carpenter's Son, anak ng anluwagi. Ano po? Ang Panginoong Jesus po ay sa kanyang pagiging tao ay hindi ho niya pinili yung anak ng engineer, hindi siya anak ng mayor, hindi siya anak ng presidente, hindi siya anak ng doktor, hindi siya anak ng sikat ng mga tao sa lipunan. Ang kanyang napiling maging membro ng tahanan ay, o pamilya ay, pamilyang payak lamang. Simple, siya anak ng anluwagi, o anak ng karpentero. Kaya ngayong gabi, nais ko pong bagdasin ating aralin yung mga nakalapat na katotohanan doon sa titulo ng Panginoong Jesus na Carpenter's Son. Ano po? At ang una pong mapapansin natin dito, mga minamahal, na Carpenter's Son na ating titulo, number one, ito yung tinatawag the body of the incarnated Christ. The body of the incarnated Christ. Ito pong karpentero, anak ng karpentero ay
katawan ng Diyos na nagkatawan tao. At sabi po ng verse 54, at pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinaguga. Ano ba't sila'y nangagtaka at nangagsabi, saan kumuha ang taong ito? Ang Painusos po na Carpenter San, ang taong ito. Ang kaakibat o nakalapat na katotohanan po sa pagiging anak ng karpintero, anak ng anluwagi ng Painusos, siya po ay tinatawag na saan kumuha ang taong ito. So ito pong katotohanan ito ay ito yung pagiging tao ng Painusos. Na sa kanyang pagiging tao nga po ang kanyang kinuhang katayuan ay pagiging anak ng anluwagi. Sapagkat maliwanag po sa banal na kasulatan na bago po siya naging tao sa pagiging anak ng karpintero o anluwagi ay hindi po siya ganun ang original na katatayuan. Actually, hindi siya lehitimong anak ng tao dati or tinatawag na son of the carpenter, carpenter son. Kung ating papansinin po doon po sa verse 55, hindi baga ito ang anak ng anluwagi. So, idinigin po si anak ng anluwagi dahil siya po ay nagkaroon ng katawang tao. Wala hong carpenter son na title of Jesus Christ kung siya ay hindi naging tao. Doon sa 1 Timoteo chapter 3 verse 16, mga minamahal, ating pong pansinin sa King James Version po, ganito po ang sabi, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on the world, received up into glory. That pertains to the Lord Jesus Christ. As I mean, God without controversy and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Yung titulong Carpenter Son of Christ, ang sabi po ay, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga kapangyarihang gawa? Hindi ba ito ang anak ng anluwagi? Ang kanyang pagiging titulo, anak ng anluwagi, ay sapagkat siya po ay naging anak ng anluwagi na tao. So ang pagiging carpenter son ay ito po yung body ng nagkatawang tao, Painusos. Na sa kanyang ahong pagpakatawang tao, alam po natin, nasabi ng Pilipos chapter 2, bagaman siya nasaan yung Diyos, ay hindi niya minarapat pa ng nan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos sinubad niya ito at nag-anyong at nagpakababa at nag-anyong alipin at naging masunurin o hanggang sa kamatayan doon sa cross. Sabi po ng talata sa Pilipos. So mapapansin po natin mga minamahal, dati siya'y nasa tayo kalagayang Diyos na hindi naman wala, hindi lang pinareptis ang kanyang kalawalhatian. At nung sinasumpong ang tao, ay pinili po niya ang mababang kalagayan. Sabi nga sa inyo, pasimula pa lang, hindi niya pinili ang anak ng doktor, pagiging anak ng doktor, pagiging anak ng president, ang pagiging anak ng anumang uring bantog at marangyang kalagayan.
simple sa kanyang pagpapakababa. Actually, nung siya'y panganak, siya'y pinanganak sa sabsaban, hindi sa ospital. Ang dumalaw sa kanya ay mga nagpapastol ng tupa. Hindi ho, daig ho natin kung tutusin ang kapanganakan ng Panginoong Sus sa pagpapakababa. At siya po'y lumaki sa pamilyang mahirap, anak ng anluwagi. Kasi ito po yung katawang tao ng nagkatawang Diyos. O, katawang tao ng Diyos, nagkatawang taong Diyos. Na kinuha nga po ang hamak na kalagayan. Doon po sa 1 John chapter 4, verses 1 hanggang 3, mga minamahal, ito ay nakaugnay sa Carpenter Sand na nagkatawang tao, sa kanyang pagkakatawang tao ay pinili niya ang mababa, ang anak ng mahirap na isang anluwagi, kaya si anak ng anluwagi, Carpenter Son. But prior sa kanyang incarnation, bago siya naging anak ng tao, siya po'y anak ng Diyos. The only begotten Son of God. As sabi po ng 1 John chapter 4, verses 1 hanggang 3, ito po ang sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu. Pag sinabing espiritu, ito po ay paniniwala, influensya, kaisipan, aral, karunungan. Kundi inyong subukin ang mga espiritu. Huwag basta maniwala sa karunungan, taglay meron ng iba. Aral meron ng iba. Kagalingan meron ng iba. Kundi sabi, subukin ang mga ito. Kung sila'y sa Diyos. So hindi ho lahat ng alam, hindi lahat na taglay na galing, na turo, ay basta paniniwalaan, kundi sabi, subukin ito kung ito'y sa Diyos. Therefore, maliwanag, hindi lahat ng alam, hindi lahat ng galing, hindi lahat na nagtuturo, ay basta na lang tatanggapin at paniniwalaan. Kasi merong aral at nagtuturong hindi sa Diyos. Paano natin malalaman po? Pagdating po sa verse 1 pa rin na sabi, kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Take note that. Maraming nagsilitaw. Hindi ilan, hindi isa, hindi dadalwa. Marami. Kaya hindi porke aral, Bible, and din ang dala ay kagyat na ating tatanggapin. Kundi manapaisuriin, kundi kung ito'y sa Diyos. Ngayon, paano natin malalaman? Ano sabi po ng verse 2? Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Jesus Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Hindi lahat po ay dapat ang kining sa Diyos. Matatanggap lang ika na tama sa Diyos ang sinumang nangangaral kung ito po'y hindi tumatanggi na si Kristo'y naparitong nasa laman. Siya'y naparitong naging tao at ang pinili nga ni anak ng anluwagi, Carpenter Son, the son of Carpenter. Ngayon, nasabi po dito, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesus Kristo'y naparitong nasa laman ay sa Diyos. Si Kristo'y naparitong nasa laman. Ano po? Kasi hindi siya lehitimong nasa laman. Kaya nga po, nagkatawang tao ang berbo. At yung pong nagkatawang taong berbong yan, yan po yung tinatawag na Carpenter Son. Sabagat siya po yung nagpakababa. Sabagat sa Biblia, ang tao po ay bagaman lugmok, ay piling mataas. Ang kinakailangan para ang tao ay maabot ng Diyos, dapat siya'y sumagad sa kababaan.
magsisi ng kasalanan. Sapagkat ultimo ang Diyos para maabot yung mababa ay nagpakababa. Siya po'y nagkatawang tao at ang pinili niyang pamilya ay mahirap na pamilya. Ang kanyang ama ay anluwagi, si Jose. So ganito po ang maliwanag na sinabi. Dito'y makikilala ninyo na ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritu'ng nagpapahayag na si Jesus Kristo'y naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang naniniwala na si Kristo ay kaya Carpenter's son ay dahil siya'y naparitong nasa laman, yan ang sa Diyos. Kaya yung ang paniniwala'y si Kristo'y hindi Diyos na nagkatawang tao, yan po'y hindi sa Diyos. Ituloy po natin ang talata sa verse 3. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang antikristo na inyong narinig na darating at ngayon na sa sanglibutan na. May mula ang propeta, may antikristo na ngayon ay nasanglibutan na. Hindi darating pa lang, nasanglibutan na. At yun po'y kumakatawan doon sa hindi naniniwala na si Kristo'y naparitong nasa laman, na kanyang kinuha ang titulo ng Carpenter's son o anak ng anluwagi sa pagpapakababa. So ang katotohanan pong napapaloob mga minamahal sa Carpenter's son, number one, ito yung the body of the incarnated Christ. Ito po yung katawan ng nagkatawang taong Kristo o Diyos, anak. At mahalaga po yan. Yung tinatawag pong Carpenter's son. At atin po titingnan din po doon sa 2 John chapter 1 verse 7. Ganito po ang sabi ng Biblia. 2 John chapter 1 verse 7. Sapagkat maraming maggaraya na magsisilitaw sa sanglibutan. Inulit muli, maraming maggaraya na nangagsilitaw, hindi lilitaw pa lang. Past tense na po. Dumating na po ang maraming magdaraya. Kaya hong malihong sabihin, lahat ay sa Diyos. Kaya malihong sabihin, lahat naman ay tama. Sabagat ultimong Biblia, nagsabi po, maraming magdaraya ang nagsilitaw. At ano po ang katangian ng mga ito? Ang sabi po muli, nilinaw po ng talata. Sa mga tuwid ay ang mga hindi na nagpapahayag na si Jesus Kristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang antikristo. So yung pong Carpenter's son, mga minamahal, ito yung dinidiin ng Biblia na si Kristo ay napariritong nasa laman. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Dahil pinili po niya ang mababang kalagayan, ang mababang uri ng pamilya. Dahil siya nga po'y nagpakababa. Bagaman siya'y nasaan yung Diyos, ay hindi niya minarapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos sinubat niya ito at nag-anyong alipin. At nang siya'y masumpungan sa anyong alipin, siya'y nagpakababa. Oo. At naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. So ang katotohanang nakalapat sa tinatawag kong Carpenter's son, yung pong Carpenter's son na yan pertains to the Lord Jesus Christ. Yan na po yung body of the incarnated Christ. Kaya po ang sabi po ng talata ng verse 354, saan kumuha ang taong ito? Talaga si Kristo po hindi natin tinututulan naging na siyang tao. Kaya nga po siya nagkatawang tao. Kaya nga siya Carpenter's son. Tinatawag din po siyang the Son of God. Pertains to his deity. The Son of Man, Son of the Carpenter, pertains to his humanity. Yan pong dalawang kalikasan niyan, great is the mystery of godliness. God manifested in the flesh. That is mystery. But this is true. Yan po yung tunay. Kaya meron pong Carpenter son, kasi merong incarnated son, the Lord Jesus Christ. At yung pimalaga, sapagkat ang hindi po tumanggap dito, ang sabi po ng Biblia, wag iga kayo agad maniniwala sa mga espiritu o sa mga dalang aral, sapagkat nang silabas na ang maraming bulaang propeta. At sino'y kayong bulaang propeta? Yung tumanggi na si Kristo'y naparitong
nasa laman. Kaya si Kristo po ay Carpenter's son sapagkat siya nga po ay nagkatawang tao. Yan po ang una dapat natin maintindihan na nakalapat na katotohanan sa titulo niyang Carpenter's son. Not only the body of the incarnated Christ ang tinutukoy po katotohanan o naariyan, kundi mapapansin po natin dito doon sa verse 54 again hanggang 58, nais ko pong inyong sundan sa aking pagbabasa. At pagdating sa kanyang sariling lupain, at pagkatapos po niya mabagkas o mabagtas yung mga talinghaga ng kapitulo ng 13, kung inyong pong babasahin niya personally, pagkatapos niya, ay siya umuwi sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila. Ano po? Sa kanilang sinagoga, ano pa't sila'y nangataka. Ibig sabihin, magaling magturo ang Panginoon. At nagsasabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga kapangyarihang gawa? Nagtataka po sila. Bakit sila nagtataka? Ang galing magturo at makapangyarihan ng gawa. Eh, try to imagine, nakakapagpalayas ang demonyo, nakakapagpalakad ng pilay, nakakapagpamulat ng bulag, nakakarinig ang bingi, naituntuwid ang pingkaw, nabubuhay ang patay, lumalayas ang demonyo sa kanyang kapangyarihan. So sila'y nagugulantang, sila'y nagtataka, bakit itimi ganitong galing at kapangyarihan? Ano yung pinaghuhugutan din ng kanilang pagtataka? Hindi ba ito ang anak ng anluwagi? Hindi ba ito nag-arali? Ito'y anak lang ng anluwagi, Carpenter's son. Hindi ba ka tinatawag na Maria, asame, ang kanyang ina? At Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba silang lahat ay nangasa atin? Saan nga kumuha ang tao ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At siya'y pinatisura nila. Kalain niyo yan. Walang ginawang masama ang Panginoon, pero natisod sila. Na-offend. Eh mga minaman, hindi lahat ng katitisuran masama. No? Dahil kung ikaw'y matuwid, hindi ka matitisod. Ito'y na-offend sa tamang sinasabi ng Panginoon. Kasi hindi matanggap ng dilim ang liwanag. Hindi matanggap ng liko ang matuwid. Hindi matanggap ng kasinungalingan ng katotohanan. Hindi magpanagpo si Satanas at ang Penungsus. Kaya yung matitisod, yung offended by the truth, offended to the Lord Jesus Christ, nakakatakot po yan. Hindi po yan kaiba ng mga taas panahon niya na wala man siyang masamang ginawa. Akalain mo, masama ba ang Penungsus ng siyang mga aral ng tama? Naging masama ba ang Penungsus ng siyang bumuhay ng patay? Nagpalayas ng demonyo? But still they were offended to the Lord Jesus Christ. Kanya po sabi po ng Bible, ang siya'y kinatisuran nila. Dada po sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. Ayun po, wala daw ikang magaling kapag sariling lugar. Pero, depende yun. Kasi pwede namang ikaw nga ay kilala kaya hindi ka tinitingala dahil kilala ka eh. Subaybay ka eh. Pero ang Panginoon, kahit subaybay mo, at least wala naman masamang ginawa. Pero nangyayari pa rin yung salitang pagkilala ka nga, hindi ka paniwalaan. Pero at least, walang problema man ang Penungsus kahit hindi paniwalaan. Sila may problema ang hindi naniniwala. Ngayon, pagdating po ng verse 58, ganito po ang sabi. At siya hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Ito po yung root problem, mga minamahal. Yung Carpenter's son, ang nakalapat na katotohanan diyan ay hindi lamang po yung tinatawag na the body of the incarnated Christ. Number two, the blindness of the unbeliever. Ang nakikita lang po ng bulag ay yung mga hindi ligtas sa Panginoon, mga hindi mananampalataya. Yung human part niya. Kasi ba't hindi karpintero lang? Anak ito ng anluwagi, ito anak ni Maria. Kilala ko mga kanyang mga kapatid. Saan ito nang galing? Kasi pagka unbeliever, mga minamahal,
Hamak talaga ang tingin ng Panginoon. Bakit ito'y ganito? Bakit ito'y ganito? Kilala ko naman yan. Kalarong kulaan ng isang araw yan. Inaykabarkada kulaan yan. Pero ngayon, bakit ganyan? Ayun po, ang isang napapatunay kaya bakit merong tinatawag ng Carpenter Son? Not only in title, kasi ito'y po'y paghamak din ng mga tao, hindi siya kilala. Kaya inuna ko po, mga minamahal, yung Carpenter Son, yan po'y the body of the incarnated Christ. Then number two, ito po ay part din ng paghamak dahil sa nagpakababa nga ang Panginoon. Pero nung ganito eh, may mga taong mahina ang pag-intindi. Bakit? May mga taong nagpapakababa, ang nakakaintindi din lamang yung marunong magpakababa. Pero may mga taong pag nagpakababa, engot na ang dating talaga sa iyo. As si Kristo ay naging engot sa maraming tao dahil siya ay anak ng anluwagi. Pero ang root reason na sabi, sa kawalan nila ng pananampalataya. Kaya mga minamahal, yung naniniwalang si Kristo sa kanyang pagpapakababa ay talagang nangyari taong-tao nga lamang. Yan talagang walang pananampalataya. Si Kristo po ay naging Carpenter Son dahil siya po ay nagkatawang tao sa kanyang pagpapakababa. Ano po? At ang hindi nakakaintindi, hindi nakahagip ng diwa ng kanyang papakababa ay ang mga taong walang pananampalataya. Bulag. Kaya ang kita lang niya, kilala ko yan eh. Anak yan ni Maria, kilala ko din ang kanyang mga kapatid eh. Kaya nga ako nagtataka, saan galing ang karunungan niyan? Bakit? Ang kita niya yung title na anluwagi, anak ng anluwagi. Pero hindi nila kita, kilala kung sino talaga ang Panginoong Jesus. Ang bottom line reason ay sabi po, kawalan ng pananampalataya. Kasi kung itataas po natin yung talata sa verse 14 and 15, same chapter po, ganito po ang sabi po ng Biblia. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaiah. Same chapter po, verse 14. Na sinasabi sa pakikinig, ay inyong maririnig. Si Kristo po'y nangaral. Ang galing nga, nagtataka nga sila eh. At sa anumang paraan, hindi nyo mapag-uunawa. Kasi, bakit ito'y ganito? Kagaling-galing mangaral, nakakapagpagaling. Hindi ka dito'y karpintiro lamang. Ay nangyari, ikaang huna na sinasabi ni Isaiah, ano sabi? Sa pakikinig, ay inyong maririnig. At sa anumang paraan, hindi nyo mapag-uunawa. Marami pong naikinig ngayon. Pero hindi nila mapagtagnik-tagnik. Sapagkat, blindness. The blindness of the unbeliever. Yung titulo na penungsus na talagang ginamit niya sa kanyang papapakababa ay yun na lamang ang nabot ng mga taong hindi paligtas. Na siya'y karpentero nga lang. Kasi, bulat. Kaya sabi po ng Bible, as anumang paraan hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin na inyong makikita, as anumang paraan hindi ninyo mamamalas. Bakit? Verse 15, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito. Pag sinabing kumapal, talbog na ang katotohanan. Manhid na sa katotohanan. Matigas na sa katotohanan. Ang sabi po dito, at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Ayaw mo nilang maintindihan ang katotohanan. Intentional. Ayaw nilang tanggapin na si Kristo na Carpenter Son na kaya siya ganun, great is the mystery, God manifest in the flesh. Hindi lang matanggap na si Kristo ang Bisaya. Bagaman kita na sa kanyang aral, kita na sa kanyang gawa, ang katotohanan na siya yon. Kaya hanggang ngayon po mga minamahal, maraming Hudyo ang hindi pa tinatanggap na si Kristo'y nagkatawang tao na. At ang dahilan po mga minamahal,
ay dahil lang kawalan ng pananampalataya. Binulag sa kawalan ng pananampalataya. At yung mas may malalim pa doon, hindi nila matanggap talaga na siya yun. Ayaw nila yun. At ano sabi po diyan? At kanilang ipinikit ng kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang puso, at maling mga balik loob, at sila'y aking pagalingin. Yun po, malupit po. Kaya tinutulig siya ang Panginoon. Di ka dito'y karpentero lamang, ang kanyang ama. Hindi ho nila matanggap at saka ayaw nila akong tanggapin ang katotohanan kasi baka manumbalik sila sa Diyos. Bakit po? Malupit po, may lalim po yung katotohanan yun eh. May mga tao pong kahit anong simple at pipilit mo ng pagpaliwanag ay tinatanggihan ho ng tao sapagkat hindi nila enjoy yung dapat. Ang gusto kasi ng tao, merong nangunguna sa kanilang gusto, hindi sa gusto ng nangunguna. Ay ngayon, si Kristo po ay kaya nagiging kontrobersyal, siya po'y binabanatan niya ang mga bulaang mga ngaral. Binabanatan niya ang mga maling practices ng tao. Ang gusto nilang mga ngaral ay yung umaayon sa kanilang gusto. At kung ito ang tama, ay sinasadya nilang ipikit ng kanilang mata sapagkat ayaw nilang maalis doon sa kanilang gusto. So, ang problem po mga minamahal na pinakikita dito ay yung problema. Kaya tama pong carpenter sa ng kanyang titulo, pero naging gano'n na nga ang tingin ng tao dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na may mas malalim pa doon na siya dati hindi talaga gano'n. At ayaw nilang makitang gano'n sapagkat ayaw nilang mabago yung kanilang disposisyon ng buhay. So ganito po ang sinasabi ng ating pinupunto mga minamahal. Carpenter's son ay paghamak dahil siya nagpakababa at paghamak dahil ng pagkabulag sa tamang pagkakilala sa Diyos. Pantatlo po, nanais ko rin kong panahin ang 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ganito po sabi, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Dami sabi po, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Yung Diyos po diyan ay small d, si Satanas po yun. Binulag niya ang pag-iisip ng mga tao, hindi sumasampalataya. Kaya po si Kristo'y hamak. Kaya po si Kristo ay hindi nila sampalatayanan o paniwalaan. Sa kabila ng wala naman siyang masama, nagpagaling pa nga, nagpakain pa nga. Wala namang masama. Sa totoo naman, wala pong ginawang masama ang Panginoon. Pero they were offended. Why? Bulag po eh. Kaya siya hinamak, hindi naman huhamak ang magpakababa eh. Ang Diyos po'y nagpakababa. Yun po ay virtue, yun po'y kabayanihan, kahusayan po yan. Pero kapag tayo'y bulag, ang pagpapakababa ng iba ay kaengotan. Kaya si Kristo po ay naging mukhang engot sa mga bulag. Sa halip na humanga, ay tayo nga eh. Makakita ka laan ng mayor na nagpapalispe sa lansangan. Napapahama ka na eh. Napapahanga ka na. O, nakakita ka laan ng senador na nagka-traffic aid. Ay, mapapahanga ka na eh. Lalo ka na siguro kung makita mo ang presidente naglilinis ng kanal, mababahanga ka na eh. Aba si Kristo yung Diyos nagkatawang tao, nagpakababa, hindi na unawaan. At kinagalitan. Kasi ang problema doon, bulag. At saka intentional pagkabulag kasi ayaw nilang tanggapin ang katotohanan kasi baka mabago. Kasi ang tao po, sa pagiging makasalanan, masaya sa kasalanan. Hilig nilang kasalanan. Yan po ang pinakamalupit na nakalapat diyan sa karpinteresan. Yung blindness ng unbeliever sa pagtingin sa Panginoon. Sa halip na humanga sa kanyang pagpapakababa, they were offended. Kasi bulat. Tayo pong mga naligtas. Ito, number three. Pero bago yan, nais ko rin pong basahin ng Epeso chapter 4 verse 17. Ganito po ang sabi ng Epeso chapter 4
Verse 17, inyo po matamang pakinggan. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil. Ibig sabihin, ito'y lifestyle ng mga pagano. Ito'y lifestyle ng mga unbeliever. Lifestyle ng walang Diyos ang buhay. Ano kanilang lifestyle? Sa pagpapayapang ng kanilang isip. Kaya yung Carpenter son, sino yan? Okay, maniniwala kung yan talaga'y hari, kung yan talaga'y mayaman, kung yan ay talaga'y garnet, sikat, Carpenter, kilala ko naman yan, anak lang ni Maria, anak lang ni Jose. Ganyan po ang mindset ng unbeliever. Ngayon, pagdating ng verse 18, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip, take note, anong meron kalagayan ang buhay, pag-iisip ng unbeliever? Madilim ang pag-iisip. Kaya si Christ rejected and despised sa kanyang humiliation ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Yan pa malupit. Kaya ang tao pala'y pinagrimlan ng isip, wala na mismo ang buhay ng Diyos na dumadaloy sa kanila. Bakit? Dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan ay napahikaya sa kalibugan. Doon po sila hikayat sa karamihan. Ay ngayon si Kristo, kung mangaral, laging nasa kabanalan, laging nasa katwiran. Kaya kahit wala namang masamang ginagawa pa yung Jesus, they rejected, they were offended. Why? Because of the blindness of their heart. The blindness of the unbeliever. Kaya ang tingin sa nagpakababa ay hindi kahanga-hanga, kundi kalait-lait. Sabi pa din yan, upang kalakalin ang lahat ng karamihan ng buong kasakiman. Yan ang gusto eh. Ang gusto niya sa Panginoong yung hindi kontrabida, hindi killjoy sa kanilang gusto. Ang tunay hong ebanghelyo, ang tunay hong katwiran, tunay na kakapagligtas, sinasaway tayo sa mali at inaalis tayo sa mali. Binabago tayo. Pero ang problema ng taong bulag at walang pananampalataya, doon sila kapit, doon sila masaya, doon sila lapat. Yun ang kanilang inclination, yun ang kanilang longing. Kaya si Kristo, na Carpenter son, ay hamak sa pagpapakababa. Pero sa mga nananampalataya, sa kanyang pagpapakababa, siya'y lalong kahanga-hanga. Doon po sa Matthew, nabasa natin na sila sa di pagkarap ng makahiyan. Okay, nabasa natin po yan. So, natin na pag-aralang Carpenter son, ito po'y the body of the incarnated Christ. So, ito po'y umuugnay din, nakalapat din dito naman yung the blindness of the unbeliever. Kasi dito, mapapansin po natin dito sa verse 54, 55, and 57, mapapansin po dito ilan yung tanong. Ilan yung tanong? Yan yung po sabi doon. Saan kumuha ang tao ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga kapangyarihang gawa? Tanong yan eh. Pagdating ng verse 55, hindi ba ito ang anak ng anduwag eh? Tanong na naman. Ituloy pa, hindi ba tinatawag na Maria ang kanyang ina? Puro tanong. At Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Tapos pagdating ng verse 56, ang sabi po diyan, at ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba na silang lahat ay nasa atin? Tanong na naman, saan nga kumuha ang tao ito ng ganitong mga bagay? Tanong na naman, ang conclusion ng lahat ng mga tanong ito, nasa verse 58, sa kawalan nila ng pananampalataya. Kaya ang unbeliever po, mga minamahal, si Kristo ay hamak sa pagiging karpintero nga lamang. Pero katulad natin una agad tinalakay, yan ay body of the incarnated Christ. Number 3 po, na nais ko pong pansinin, na nakalapat na katotohanan sa Carpenter son, kung ating bubulayin yung kapitulong yan, ay yung the blessedness of the believers. The blessedness of the believers. Kasi same chapter po, itaas ko lang natin, sa verse 16 and 17, kung inyo pong papansinin, tama po si Kristo ay Carpenter son.
At hindi humali yung ang pagkasabi nila, di ba ito yung anak lang ng anluwagi? Ang mali sa kanila, yung pagpapakababa ng Panginoon ay hindi naging kahanga-hanga at walang talab sa kanila dahil ang kawalan ng pananampalataya. Pero ang maganda naman po doon sa verse 16 and 17, tingnan po natin, sabi, datapwat mapapalad ang inyong mga mata. Kita ninyo ha? Hindi ho lahat ng matay mapalad. Hindi ho lahat ng pagkaunaway mapalad. Bakit? Hindi ho lahat talaga nakakaintindi at nakatatanggap sa naiintindihan pagdating sa Panginoon. Ang kausap po, ang nangungusap dito yung Painumusus, na siyang tinaguri ang Carpenter San. Pero meron siyang tinuringan na mapapalad. Hindi lahat tinuringan niyang walang pananampalataya. May tinagurian din siyang mapapalad. At sino po ang tumutukoy nito? Nasabi po ng President, datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nangakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat nangakakarinig. Eh, medyo malalim pong katotohanan yan. Lahat naman ng tainga, kung di bingi, nakakarinig nga. Ang ibig sabihin lang dito ng Panginoon, yes, ako nga ay Carpenter San. Pero, naiintindihan ninyo yung diwa nun. Naiintindihan ninyo kung bakit ako'y gayon. Sa iba'y hindi, kaya siya naging hamak. Pero sa nakakamulaglag, sa nakakamutaktak, hindi paghamak at hindi offend ang dating niyan, kundi pagsamba, pagtalima, pag-ador, paglingap, pagyakap, pagkatuwa, hindi pagkatisot. At hindi lahat ganyan. Pero kaya nga mapapalad. Dahil hindi lahat ganon. Kaya sabi po number 17, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta at ang mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita at marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Actually, nagsalita nga po siya ng mga parable dyan eh. Sa mahabang pagtasin, siya ay nangaral, merong mga hasik ay binatanim sa tabihan, sa batuhan, sa dawagan, sa mabuting lupa. Pagkatapos yung parabola na yon, yung mabuting bining yon, yun naman ang naging binis sa libutan. Etc. Ang dami pong talinghaga din yan. Yan nga pinagtataka ng mga ito. Saan kumuha ito ng alam? Kaso lang, yung kanyang pagtataka lang yon ay out of unbelief. Pero itong mga ito, tinagurian ng Panginoon mapapalad. So, yung mamulat sa katotohanan ng diwa na si Kristo sa pagiging anak ng anluwagi ay hindi lehitimong tao kundi nagpakababa lamang, yun po ang mapalad. Sapagkat kapag si Kristo ay hindi pinaniwalaan, siya nagpakababa, nagkatawang tao, nahayag sa laman sa pagiging anak ng anluwagi, ay sabi sa Antikristo. At pag Antikristo, kalaban ni Kristo, anak ng Diablo yun, pa-impyerno yun. Ngayon, nasabi po ng Matthew 11:27, ganito po sabi ng Bible. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At siya ang ibiging pagpahayagan ng anak. Kaya pala, merong maling pagkaalam kay Kristo sa kanyang ultimong pagpapakababa. Maraming ang relihiyon ngayon eh. Nung si Kristo po yung magkatawang tao, talagang yung pagiging tao na lang ang pinansin sa kanya. Sa kanyang pagkakatawang tao, ang pinansin na lang sa kanya ay yung kanyang pagiging propeta na lang. Hindi nila makita at matanggap na si Kristo nga ay nahayag lang sa laman. Sa pagpapakababa na ang kinuha nga po ay anak ng anluwagi. Ngayon, ay bakit nato rin ang mapapalad? Sapagkat yan palang kaalaman na matanggap kung sino si Kristo sa likod ng kanyang pagiging anak ng anluwage, yan po pala hindi naabot sa katalinuhan ng sinuman. Yan po pala hindi naabot sa kagalingang magturo ng sinuman. Ang liwanag po sabi ng Biblia, at yung ibiging pagpahayagan ng anak. So yung makilala ang katotohanan ni Kristo sa pagiging anluwage, anak ng anluwage, nang tama dahil sa po'y kapahayagan sa laman, yan po'y biyaya. Kaya mapalad, the blessedness of the unbelievers.
the believers. Yung una po ay, yung pandalawa ay the blindness of the unbeliever. Ito naman po ay the blessedness of the believers. Kasi yung pong matanggap mo na si Kristo sa pagiging anak ng anluwage, ay dahil kinuha niya yung anyong Diyos magpapakababa para tayong makasalanan ay maabot. Kasi siya po kung hindi magpapakababa, hindi ho niya susundin ng Ama. Dahil ang esensya ng pagpapakababa sa Diyos ay ang pagiging masunurin. Si Kristo po ay naging masunurin sa kanyang pagpapakababa hanggang kamatayan. At bakit naman siya nagpakababa sa pagiging masunurin sa Ama hanggang kamatayan? Hindi para siya ay maging matuwid dahil wala naman siyang kasalanan. Siya ay nagpakatuwid para sa makasalanan. At siya naman pinarusahan, may siya naman paparusahan, wala nga siyang kasalanan. Siya ay pinarusahan dahil kinuha niya ang ating kasalanan. Si Kristo ay nagpakatuwid hindi para sa kanya dahil wala naman siyang mali. Siya ay nagpakatuwid para sa atin. Pero bakit pa rin siya pinatay kayong wala namang kasalanan niya? Kaya siya pinatay at pinarusahan ng Ama nung kunin at isakbat sa kanyang pagkatao ang ating kasalanan. Ngayon kung hindi siya naging Carpenter son, where is the Savior? Sinong magmamatch up sa kabanalan ng Diyos? Sino makakasatisfy ng hinihinging kumpleto at sakdal na pagsunod ng Diyos na tao? Wala, kundi yung Diyos na nagkatawang tao. Yan ang hindi naiintindihan ng maraming mga ngaral. At ang maintindihan niya na hindi sukat ipagmalaki. Ang sabi po ng talata, ito'y pahayag ng Diyos. Sabagat wala nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak. At wala nakakakilala sa Anak, kundi ang Ama. At yung kanilang ibiging pagpahayagan. Kaya kung naiintindihan ninyo, yung tinatawag na Carpenter son ay part ng kanyang tinatawag na misyon sa lupa, sa kanyang pagpapakababa, sa kalagayang Diyos, yan po'y biyaya. Hindi yan katalinuhan mo. Hindi yan kagalingan mo. Yan ay kaloob ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya ang tao hanggat hindi po naliligtas, may stress ka lang sa debate. Ang pinakamaganda yung Diyos ang gumawa. At maintindihan. Ang sabi po ng John 1.12, ganito po ang sabi ng Biblia. Kung inyong babagtasin po ang kapitulo, ang tama kong pag-aaral mga minamahal, hindi lang pulot ng talata. Iko-consider natin bakit ganun ang flow ng panalita sa magitan ng kapitulo mismo. Ano po? Ngayon po, pagdating po ng John chapter 1:11, sabi po diyan, verse 12, dadapat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Bakit? Hindi ho lahat nagsitanggap sa kanya eh. Ay sabi, siya'y naparito sa kanyang sariling kanya, pero siya'y tinanggihan ng sariling kanya. Sino yung sariling kanya? Pagdating po sa verse 3, at lahat ng bagay ay nilikha niya, at ang lahat ng bagay hindi nilikha kung wala siya. Sino yung lumikha ngayon? Sabi po ng verse 1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So, ang berbong ito, na suma sa Diyos, na Diyos, siya yung lumikha. Pero nung yung lumikhang ito, hindi natanggap ng kanyang nilikha. Pero ang sabi ng verse 12, datapwat ang lahat ng nagsitanggap sa kanya ay pinagkalooban ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung hindi tumatanggap sa kung sino si Kristo na sa kanyang pagpapakababa ay kinuha ang pagiging kalagayang anak ng anluwage, pero may katotohanan ng malas-malalim na papalo doon dahil sa kanyang pagpapakababa. Ang hindi pala tumanggap doon, ang una natin basahin, Antikristo yan. Pero malupit yan na sabi, yun lang tumanggap ang pinagkalooban ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. So ibig sabihin, hanggat hindi natatanggap yung katotohanan, hindi anak ng Diyos. Pero pagdating po sa verse 13, nilinaw, bakit ang tao'y nakatanggap? Bakit ang tao'y nanampalataya kung sino si Kristo sa kabila ng kanyang pagkakatawang tao na napili pa'y anak ng anluwage? Bakit nakapanampalataya ng ganon? Pagdating po ng verse 13, inyong pumbasahin, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So katulad yung ating binasa kanina pong mga minamahal, wala nakakilala sa Ama, kundi ang Anak. Wala nakakilala sa Anak, kundi ang wala nakakilala sa Anak, kundi ang Ama. Kundi yung kanyang ibig pagpahayagan. Pagdating ng verse 11,
Sinapa rito sa kanya, ng John chapter 1, pero hindi siya tinanggap. Pero tumanggap, pinagkalooban na maging anak ng Diyos. Pero yung kakayahan palang tumanggap, ay hindi nanggaling sa kahusayan ng tatanggap at tumanggap, kundi sa kalooban ng Ama. Kaya sabi po natin, nakalapat di yan pong matanggap kung sino si Jesus sa kabila na si anak ng anluwagi, yan po'y the blessedness of the believers. Pag hindi natanggap, yan po'y the blindness of the unbeliever. Tingnan po natin ang Acts 16 verse 14. Ito naman po'y pangangaral ng mga apostoles. Matapos umakyat na ang Panginoong Jesus, ang sumunod na mga mangaral, kaya Book of Acts, gawa ng mga apostoles. Pero actually, sabi na nga ang ibang mga magtuturo, dapat ang tawag naman dyan ay Acts of the Holy Spirit. Ngayon, sabi po dito, verse 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, the apostles, whose heart the Lord opened. Yun yung po sabi, meron ikang isang babaeng nagtitinda ng mga kayo sa siyudad ng Thyatira na sumasamba sa Diyos at nakikinig sa amin na ang kanyang puso'y binuksan ng Panginoon. So, to receive or to believe Christ kung sino siya sa kabila ng siya'y anak ng anluwagi ay biyaya. Mapalad. Dahil ang Diyos po ang nag-o-open yan. Epeso 1 verse 18. Ganito po sabi na sa Epeso 1 verse 18. The eyes of your understanding being enlightened. So ang tao po hanggat di natatanggap si Kristo, sa tunay na kahulugan ng pagiging anak ng anluwagi, na ito'y katawang nagpakababa ng isang Diyos para sa katubusan, ay hindi pa ho enlightened yun. Bulag yun. Patay yun. Pa-impyerno yun. Kaya kung ikaw ngayon ay kinig ngayon, you enjoy the Word of God. You enjoy the Lord Jesus Christ who took the flesh na naging katulad sa atin, hindi sa pagiging makasalanan, kundi sa pagiging totoong tao. Siya'y nagmukhang makasalanan nang dalhin ang ating kasalanan. But hindi talaga siya nagkasala. Napatunayan po yan ng asawa ni Pilato. Napatunayan mismo yan ni Pilato. Napatunayan mismo yan ni Judas. Kaya nga siya nagbigti. Siya'y nagkasala sa inosinting tao. Wala ang Panginoong kasalanan. Nagmukhang makasalanan lang siya nang kunin ang ating kasalanan. Kasi kung si Kristo po ay hindi kinuha talaga ang ating kasalanan, hindi sumababayubay. Kasi walang ground ang ano ang pagpaparusa sa Panginoon. Kasi siya'y matuwid. Pero siya'y namatay pa rin dahil ang ating kasalanan. Na hindi mangyayari yan kung hindi siya Carpenter sa. Pero mapalad yung naiintindihan yan. Dahil ang Diyos ang nagpahayag. Kaya ako, ni sino man sa ating inabot ng biyaya, we have nothing to boast. Sabi na Epeso chapter 2 verse 8-9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa magitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sarili, ito kaloob ng Diyos. Hindi sa magitan ng manggawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Pagdating ng verse 10, na tayo nilalang para sa mabuting gawa. Yan po ang bintang ng dating daan sa atin. Na tayo daw ay hindi na kinakailangan magturo o gumawa ng mabuti. Yan ay bintang. Yan ay paratang. Pwede kang idimanda eh. Dahil never na ang Baptist ay nagtuturo na hindi kinakailangan ang mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay hindi kailangan pag ang pag-uusapan ay sa kaligtasan. Pero ang mabuting gawa ay napakahalaga kung talagang ligtas ka na. Ang mabuting gawa ay bunga ng pananampalataya para maligtas. Hindi paraan para maligtas. Kaya ang Epeso chapter 10 o chapter 2 verse 10, hindi natin nilalampasan yan. Tinutuloy po natin. At tayo, ako nga po nakapagbasa ng ilang beses hanggang mula Genesis hanggang Apokalipsis, hindi ko na mabilang. Paano sasabihin kong sasabihin nilang
nilalampasan daw yung Efeso chapter 2 verse 10, ay natapos ko na ang Genesis hanggang Revelation. Alam naman, hindi ko nadaanan yung Efeso chapter 2 verse 10 na yan. O di isang bintang yan. Isang paratang yan. At kahit naman daanan mo yan, hindi mo naman naiintindihan. Bakit sabi, bulag ka eh. Akala mo kaligtasan ay biyaya. Si Kristo ang gumawa. Pipilitin mong gawin. Hindi mo nga kayang gawin. Ay kaya pag-arapa rito ang penungusus para tayo iligtas kung kaya mo. Kaya nga si Kristo na pa rito dahil walang kaya. We cannot match up the holiness of God. In order for us to please the Lord, we must be holy like the Lord. What kind of holiness? Meron ng Panginoon. Sakdal. Walang hanggan. Sino ang pwedeng humarap na sakdal na tao sa kabanalan ng Diyos? Wala ni sino man, lalo sa pagiging makasalanan. Kaya kinakailangan ang Diyos ay maging tao na magtaglay ng kabanalang pang Diyos. Yun ay ang Diyos, nagkatawang tao lang. At hindi si Soriano yan. Hindi si Kibulo yan. Hindi si Manalo yan. Hindi si Iloy yan. Si Jesus Christ yan. The son of the carpenter. The carpenter's son. Dapat naiintindihan po natin yan. Bintang lang po yung dito tayo nagtuturo ng mabuting gawa. Ba? Ito bang ginagawa ko ito masamang gawa? O, tapos pag tayo nagtuturo ng giving, ng first fruits, ng tithes, masama daw yun. Ano masama na kayo magbigay ng tithes? Ano masama na kayo magbigay ng first fruits? Wala daw yun. Mali daw yun. O, di kayo pala ang labag sa mabuting gawa. Kung tutuusin mo. Alayin mo, mali daw ang tithes. Mali daw ang offering. Yun daw sa Israel. Kahit pa sino yan, hindi itatabuhin ng Diyos yan kung ibibigay sa iyo, lalo kung mananampalataya ka. Pero sa kanila yun. Kaya yun ay tuso eh. Katusuhan yan eh. Kaya hindi lahat ho ng espiritu o nagtataglay ng harap ay sa Diyos. Lalo na nga, pagdating sa simpleng kaligtasan, hindi naiintindihan. Tayo po ay naniniwala sa mabuting gawa. At yun po'y bunga ng pagiging ligtas muna. Hindi paraan para maligtas. Yan po ang sabi ng Biblia. Ngayon, sa maliwanag po yan, number 4 po, na nais po natin kunin sa katotohanan na nakalapat. Nakalapat po sa carpenter sa number 1, the body of the incarnated Christ. Number 2, the blindness of the unbeliever. Kasi sa paksang ito, maraming tanong ang mga tao. Ang context ng mga nagtatanong dyan, unbeliever. Kasi sabi ng verse 58, sa kawalan nila ng pananampalataya. Pagdating po, pantatlo naman po, nating kinuha ay the blessedness of the believers. Kasi sa audience niya, hindi naman sinabi yan, kawalan ng pananampalataya. Sabi niya, mapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita inyong mga tainga sapagkat nakakarinig. Then number 4, nanais ko pong makita po natin sa salitang carpenter son, yung nakalapat na katotohanan dyan, the Bible correction. The Bible correction about Mary's perpetual virginity. The Bible correction about Mary's perpetual virginity. Kasi yung Catholic po naniniwala po na si Maria ay nanatiling birhen. Merong atin pong babasahin po ang talata, hindi po tayo nang lalaik, hindi po tayo nagbumura, hindi po tayo nanguhusga sa mga pagkakataong ito. Nais ko lang kung kayo makinig at inyo kung kayo may Bible, inyong basahin din. At atin pong makikita na yung aral ni si Maria ay nanatiling birhen ay sala. Si Maria po ay naging birhen ng siya po, bagaman birhen ay nagkaanak, yun po yung mystery, hiwaga, kaya supernatural birth. Pero after na si Kristo may panganak, diba? Kasi ang hula po sa Bible, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. Pag sinabing virgin, never been touched, never been kissed. Talagang walang karanasan sa lalaki. Pero nagkaanak, kaya nga, pinagbalakan ni Husing hiwalayan eh. Bakit? Iskandalo yun eh. Sa otosan ay ang masok ko nga ikaw ay nangalong niya, papatayin ka sa bato. At saka, matuwid na lalaki si Jose, tapos mapapangasawa niya, buntis na. Kaya nga na naginip siya eh. Kinausap ng Diyos siya sa panaginip.
ituloy mo. Sapagkat ang ipinaglilihi niya ay hindi tao, ipinaglilihi sa Espiritu. So siya ay nanganak kahit birhen. Pero nung may panganak na si Jesus Christ, siya po hindi na nanatiling birhen. Kasi inyo pong basahin, verse 54 hanggang 56, ganito po ang sabi po ng Bible. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pa't sila'y nangagtaka at nangagsasabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga kapangyarihang gawa? Hindi ba ang anak ng anuwagi, hindi ba tinatawag na Maria ang kanyang ina? Sa pagiging katawang tao, ina niya si Maria. Pero sa pagiging Diyos, walang ina ang Diyos. Si Maria po'y hindi ina ng Diyos. Siya'y ina na nagkatawang taong Diyos. Si Kristo'y may ina sa pagiging Carpenter son. Pero wala siyang ina nung hindi pa siya nagiging Carpenter son. The Word was with God and the Word was God. Ang ngayon, at ang sabi ko, ituloy po natin, hindi ba ito ang anak na anluwagi? Hindi ba tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago? At Jose? At Simon? At Judas? Ang kanyang mga kapatid, tingnan nyo ha? Meron po siyang kapatid. Santiago, Jose, Simon, at Judas. Abay, sabi nila, ito daw ay, kahit daw naman po, hindi niya kapatid sa laman, ang tawag sa mga Hudyo ay kapatid. Hindi po. Ito po'y dumidiin talaga na pagkatapos may, kaya nga tinawag si Kristo ang panganay sa kanyang magkakapatid. Bakit? Siya ang unang anak ni Maria, pero sa pagiging supernatural birth. Pagkatapos niyan, nagkaanak ko si Jose at si Maria. Kaya hindi ko na natiling birhen si Maria. Mali po yung aral ng Katolikong perpetual virginity. Mali rin ho yung tinatawag na the mother of God. Wala hong mother ang Diyos. Ano yung family? At mali doon sinatawag na si inang laging saklolo. Mali po yun. Si Maria po ay inang sinakluluhan. Si Maria daw po ay inang panalanginan. Sa Bible po, si Maria ay inang nananalangin. If you have your own Bible, please read it and understand it. Beg for God's mercy to enlighten our minds, to comprehend the truth from the Bible. Amay kita po natin dito sa Carpenter's son, ito po yung correction doon sa paniniwalang perpetuity of virginity of Mary. Hindi po yan totoo. Pagdating po ng verse 56, at ang kanyang mga kapatid na babae, may kapatid pang babae, bukod kay Santiago, kay Jose, kay Simon, at kay Judas, hindi ito yung Judas nagpatiwakal, kundi kapatid ni Kristo sa laman. Pagdating po ng verse 56, at ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba silang lahat ay nangasa atin? Ngayon, kung sasakyan natin yung kanilang idea na ang kapatid dyan ay sa pagiging Hudyo, dapat hindi na sinabing, dapat inaktin din ang kausap niyang, di ba kapatid din natin yan? Kapatid din natin yan. Hindi yung sinabi ng ganyan. May talaga tinutukoy sila na kapatid sa laman ni Jesus Christ. Dahil ba't sila magagalit na siya ay may kapatid na Santiago, etc. yung mga babae. At kung ang konteksto nito ay kapatid sa pagiging Hudyo, ba't siya magagalit? Di kapatid din sila. Yung nausik sa kanya dahil Hudyo din sila. So ang konteks po nito talaga pinapatunayan na si Kristo ay may kapatid talaga sa laman. Kaya si Maria po ay hindi na natilang berhen. Siya po ay nagalaw ni Jose pagkatapos may panganak si Jesus Christ. Siyan po ang katotohanan na napapalugpa sa Carpenter's son. The last na ating kukunin, ay sabi po ng verse 35, hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago, at Jose, at Simon, at Judas, ang kanyang mga kapatid? Number 5, ito po yung napapalog ng katotohanan yun. The busy life of Christ. The busy life of Christ. Alam niyo po,
godly talaga ang masipag. Nasa line talaga ng pagiging maka-Diyos ang kasipagan. Dahil si Kristo mismo na magkatawang tao, hindi siya tamad. Siya ho'y anluwagi. Meron din siyang business. Meron din siyang hanap buhay. Meron din siyang ginagawa. Actually, mga kapatid, si Kristo po'y balance eh. Hindi lang po siya masipag sa practical na bagay. Masipag din siya pagdating sa religion na bagay. Spiritual and practical. Actually, may tagpo nga na sumama ang loob ng mag-asawang si Jose at si Maria sapagkat nung sila'y pumunta sa Jerusalem, nakabitaw sa kanila si Jesus. Hindi nila alam, ay nakauwi na. Binalikan nila uli. At ang makita, hindi nila makita, at ang makita ang Panginoon nandun sa sinagoga, nakikipagsalitaan sa mga Pariseo, mga eskriba. Ang sabi ni Maria, anong ginawa mo? Matagal ka namin hinahanap. Ang sabot ng Panginoon, ninyo ba nalalaman na ang anak ng tao dapat maglagi sa bahay ng aking ama? Carpenter son, mga minamahal, ito po'y naglalapat din ng katotohanan na siya sa kanyang piniling kalagayan pagpakababa na nasumpungan sa pagiging tao mababa ay karpintero. Siya po ay naghahanap buhay. Siya po'y masipag. Pero hindi lang sa kabuhayan. Masipag din siya sa bahay ng Diyos. Actually, kaya nga nagugulantang ang kanyang mga kasama, ang dami niya kasing alam. Tatanda natin na, sa pagiging Diyos, wala siyang hindi alam. Pero sa pagiging tao, meron siyang hindi alam. Kaya nga meron talata eh, sa araw at oras ay walang nakakaalam ni ang anak ng tao, kundi ang ama lang. Hindi yung nagsisinungaling si Kristo yun doon. Sapagkat sa pagkakatawang tao, meron siyang limitasyon. Pero hindi naging hadlang ang kanyang limitasyon para hindi maging masipag at maraming alam. Kaya isa hong napakaliwanag na katotohanan na isang tao ay masasabing maka-Diyos at nasa Diyos kung hindi siya pangkal sa spiritual na bagay at sa literal na bagay. May mga tao kasi, masipag lang sa mundo, pero pangkal pagdating kay Kristo sa pang-Diyos. Pero hindi naman po tama na ikaw ay ang galing-galing sa Diyos, puro ka Diyos, puro ka simbahan, pero wala kang praktikal na ginagawa sa buhay. Si Kristo po ay karpintersan. Siya po ay marunong pong gumawa ng mga praktikal na bagay sa lupa. Pero hindi lang po yun ang kanyang gawin. Kaya sabi po, doon sa Lucas, kung inyo pong papansinin, sa Lucas chapter 1, madagdag ko na lang po sa ating pagtatapos. Ganito po ang sabi, at si Kristo'y lumago sa pagbibigay lugod sa tao at sa Diyos. So, balansi po ang buhay. Siya'y lumaki sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa tao. Kasi vertical at horizontal po ang ating relationship. Hindi puro pang Diyos. Dahil kung ikaw may relationship sa Diyos, may maganda ka pa ikitungo sa tao. Pero hindi lahat ang pa ikitungo sa tao, may maganda pa ikitungo sa Diyos. Automatic, maganda yung pa ikitungo sa tao kung maganda pa ikitungo sa Diyos. Pero hindi automatic na maganda pa ikitungo sa tao, maganda pa ikitungo sa Diyos. Ang foundation pa rin ay Diyos. Pero ang maganda kay Jesus Christ, Carpenter, son, siya ay may pang-taong, pang-lupang gawain sapagkat ang tao ay ginabubuhay sa magitan ng tinapay lamang kundi sa magitan ng salita din ng Diyos. But she keepers the kingdom of God and His righteousness in all these things shall be added unto you. But delight thyself also in the Lord and He shall give thee the desires of thine heart. May ang desires of thine heart pero desire first the Lord. Ayun ba, ang carpenter son,
yan po'y balancing buhay. Ano po? Kaya ang masipag na buhay sa Diyos at sa panglupa, yan po ang tama. Dahil yan po ang buhay ng Carpenter Son, the Lord Jesus Christ. Kasi si Kristo po ang modelo ng pagiging balanse ng lahat ng bagay. So yun po ang ating pinag-aralan ngayong gabi, mga minamahal, tungkol sa Carpenter Son. Na ito po eh, tumutukoy sa kanyang the body of the incarnated Christ, the blindness of the unbeliever, the blessedness of the believers, the Bible correction about Mary's perpetual virginity, and the busy life of Christ. Ang hamon po sa tunay nakakilala sa Diyos ay huwag pangkal sa Diyos at sa buhay nito. Dahil si Kristo mismo, balansi ang buhay ng Carpenter Son. Manalangin po tayo. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po sa pagbubulay ng iyong mga salita. Ito po ay katotohanan na naroot, napapaloob sa titulo ng Panginoong Jesus na Carpenter Son. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you po. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon.